Good morning, grade 12. Oh, good afternoon, rather. Ang pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman pa rin sa paghubog sa inyong pagkatao na may para makatulong sa inyong pagtatrabaho, okay, as an artist. So, nakaraan, pinag-usapan natin yung pagkilala sa sarili. Ngayon naman, pag-uusapan natin yung time management, okay? So, taga, nalokobat yung aking Apple Pencil. Again, pag-uusapan natin ngayon yung time management. No? Bakit siya mahalaga? Gamit nito? Ano ang pakinabang nito sa isang tao kung meron siyang maayos na paggamit ng kanyang oras? Sabi nga sa isang... kasabihan, time is gold. Totoo yan. Sobrang totoo yan. Lalo kung uunawain mo ang iyong ibig sabihin na time is gold. So, kasi una, hindi mo na mababalik yung oras. Pangalawa, yung oras na nasayang, kasi yung mga moment na pwede mo sana magawa doon, o purpose sana nung oras na yun ay nawawala at hindi mo na yun kayang ibalik. Kaya isa lamang yan sa mga dahilan o mga kahulugan pala kung bakit totoo yung salitang time is gold. Okay, so ngayon, pag-usapan natin, ano ba ang ibig sabihin ng time management? Okay, so sabi dito, time management refers to managing time effectively. Okay, so sinasagot nito yung question na what ang time management is, pagsasaayos ng oras, ngayon lang sa papaanong paraan dapat ito ay effectively. So paano natin masasabi na ito ay effectively? Dapat nasaayos ang bawat bagay, kumbaga parang yung halimbawa yung oras mo para kumain, yung oras mo para matulog, ay nasa ayos. Okay? Ngayon, anong mangyayari kung meron kang time management? Okay? Sabi dito, time management effectively so that the right time is allocated to the right activity. So, ibig sabihin, nakalaan ang bawat oras depende sa kung ano ang dapat na talaga itong paggamitan. Halimbawa, this is the right time for you to study. Okay? So, mag-iaral ka. This is the right time for you to have fun. Oh, so, magsasaya ka. So, dapat, ang ibig sabihin niyan yan, ang bawat bagay na ginagawa natin ay meron nakalaan na oras. At dapat, hindi yun masira. That's the time na masasabi mo na meron kang magandang time management. Okay? Making the best use of time. Okay? Pag sinabing time management, ginagamit mo daw yung oras mo sa tama. Okay? As time always limited. Gaya nga ng sabi ko, hindi mo naman mababalik na yung oras. Okay? So, meron tayong dalawang ibig sabihin nitong time management. Number one is managing the time effectively so that the right time, yung tamang oras, ay mapunta or maiukol mo sa tamang activity. Para bang right time, right, Mr. Right, ayun ako. Making the best, pangalawa, making the best use of time. Okay? So, alam niyo naman siguro kung anong ibig sabihin yan. Next. Additional information. Effective time management allows individuals to assign specific time to activities as per their time, as per their importance. Okay? Ask yourself, which activity is more important? Okay? How much time should be allocated to? Ano ba ang disadvantage pag wala kang time management? No? So, isa yan sa mga pag-uusapan natin. Ipagpatuloy lang natin to. Know which work should be done earlier and which can be done a little later. So, ma-realize nyo dito sa point na to na
ang time management ay paglalaan talaga ng oras sa bawat ginagawa natin sa pang-araw-araw. Okay? Time management plays a very important role, okay? Not only in organizations but also in our personal lives. Okay? Time management includes, number one, dapat meron ka nito, effective planning. Okay? So, pag sinasabi natin effective planning, yung bang, syempre may kinalaman pa rin yan sa oras, di ba? Anong oras ka dapat gumising? So, anong oras ka dapat kung nagbe-breakfast? So, anong oras ka dapat gumagawa ng gawaing bahay? Anong oras ka nag-aaral? I mean, extra study aside from your scheduled study in your school. No, kumbaga parang anong oras mo gagawin yung activity mo, anong oras mo gagawin yan, okay? Ganun yung effective planning, okay? So next, setting goals and objectives, okay? So yung sabihin ng setting goals dyan, nagsaset ka na ng time mo, no? Kung paano mo siya matatapos yung isang bagay. At objectives, no? Ano yung mga dapat mong gawin? Okay, halimbawa, itong project ko na to, dapat matapos ko to gantong araw. Kasi kapag hindi, may maapektuhan sa araw sa akin. Alam nyo, kaya hindi nare-realize ng tao yung mga affected schedules niya. Kasi wala naman siyang ginagawa talaga na scheduling. Okay? Halimbawa, bukas ko na lang gagawin siguro itong aking activity. Total, wala naman akong gagawin bukas. Eh, biglang nag-aya papuntang SM ang mga magulang mo. Eh, hindi ka ngayon makasama. O kaya, sumama ka, anong nangyari? Hindi mo nagawa yung activity mo. Ang gagawin mo na lang dahilan, eh, papakiusapan ko na lang si sir para hindi ko to maipasa. Ganto, ganyan. Okay? So, ang daming mga naapektuhang bagay dahil wala kang time management at wala kang time scheduling. Okay? At una, hindi ka nagpaplano ng oras mo. Hindi ka nagsiset ng mga dapat mong gawin sa araw-araw. Ano yung dapat mong tapusin sa isang araw? Next, setting deadlines. Okay? Kailan yung pinaka dapat tapos na ito? Okay? Ito yung goals ko ba? Ano yung mga dapat mong isaayos? Set goals? Ano yung mga dapat kong gawin? Objectives? Pahalos parehas lang naman yan. Okay? Kaya lang, kung minsan, halimbawa, isa sa mga goals natin, dapat magkaroon tayo ng, ito, example lang, goals. Okay? Teka, ganda ng sulat ko eh. Bawa, goals natin. Number one, magpapayat. Okay? Objectives. Number 1.1, kumain ng konti. Okay? So, 1.2, exercise. Di ba? So, yan yung set goals and objectives niya, no? So, ngayon, kung meron ka na nito, syempre, maglalaan ka ng, nandit. Halimbawa, ngayong 2021, start itong January. New Year's Resolution. Magpapataba na ako, magpapayat na ako, magpapaganto na ako, magpapaganyan na ako. Ang problema dyan, class, ito. Itong number 3, setting the deadlines. Okay? Hindi ka gumagawa nitong deadlines na to. Kumbaga para bang puro plano, wala namang natutupad, something like that, ano? So para bang ang ibig sabihin lang nito, class, puro tayo amba, wala namang galaw. Kumbaga, nawawalang kabuluhan ito kapag wala ka nito. So, ang ibig sabihin, class, kapag meron ka na itong objectives, dapat maglagay ka kailan mo siya dapat ma-achieve. Halimbawa, ang goals ko ngayon ay maging malinis sa bahay. So, ano-ano ang mga dapat kong gawin? O, objective, number one. O, dapat linisin ko yung kwarto ko. Yung mga damitan ko, dapat isaayos ko na. Diba? Yung mga dapat kong itapon, itatapon na yan. Okay? So, kailangan ka magkaroon ng deadline. Dapat matapos ko to bukas. Nang sa ganun, ma-incorporate sa'yo yung maayos or proper time management. Next,
delegations or delegation of responsibilities. Okay? So, ang ibig sabihin lang nito, class, ay ganito, no? Ang ibig sabihin ba ng delegation of responsibilities ay ibig sabihin, ipinapasa mo na ang mga gawain mo sa ibang tao nang sa ganun magkaroon ka ng oras mo? Hindi siya ganun. Ang ibig sabihin itong delegation of responsibilities ay paghati ng oras mo sa mga dapat mong gawin sa isang araw. Okay? Halimbawa, 7 a.m. to 9 a.m. Maglilinis ako ng bahay, magluluto ako ng breakfast hanggang lunch. Tapos mag-aaral ako. Syempre hindi mo yung matatapos. So kinabukasan ulit. Tapos yung 10 to 12, so siguro mag-siesta time ako dyan, magkapahinga ako. Tapos mag-Netflix ako or something like that. Ano? Ganyan yung delegation of responsibilities na kung saan hinahati mo yung bawat gawain mo sa loob ng isang araw. Kumbaga para bang hindi ka lamang basta naka-focus sa isang gawain. Kasi ang purpose nito ng delegation of activity, ng responsibilities mo, nang sa ganon, lahat ng aspect na pwede mong magawa, magawa mo sa isang araw. Like for example, 7 to 9 a.m., maglilinis ako ng kwarto ko. So, kung matatapos mo siya ngayon, so basically, meron ka pang ilang, marami ka pang oras na pwede mong gugulin. Additional responsibilities yan. So, ibig sabihin, sa isang araw, sineset mo na kung ano-ano yung mga dapat mong gawin sa loob ng isang araw. Yun yung delegations of responsibility. Okay, hindi yung dinedelegate ko na ito sa aking kapatid. Ikaw na ang laging maghuhugas ng pinggan. Hindi ganon. Delegation of activities, ang ibig sabihin yan, ay paglalaan ng bawat ginagawa mo sa buong maghapon sa iyong oras. Okay? Para bang gaya ng in-example ko sa inyo, 7 to 9, dapat ganito. Tapos 10 to 12, ganito. Tapos 1 to 3, ganito yung gagawin ko. So, ganun yung ibig sabihin ng delegation of responsibilities. Number 5, prioritizing activities as per their importance. Then number 6, spending the right time on the right activity. So, kung oras para mag-aral, dapat mag-aaral ka. So, oras para ikaw ay magpahinga, magpapahinga ka. Parang ganun lang naman ang ibig sabihin yan. Kumbaga, time management.